Magandang araw mga aircon lovers. Muling nagbabalik sa aking munting channel, Idi Hermata Vlog. So ngayon mga aircon, ang tatalakay natin is indoor board. Ang issue nito is dead seat. So titingnan natin mga aircon lovers, nakasaksak na po ito. Tingnan natin, magpower na tayo. Voltage checking tayo. Tingnan natin kung may power. So okay naman, meron. Mga aircon lovers, may pumapasok na boltahe papuntang transformer. So check natin yung output ng transformer. Yun mga aircon lovers, ito wala tayong reading na voltahe dito sa output. So mayroon na tayo kagad dalid, mayroon na tayong nakikitang pwedeng pinagmula ng problema. So maaaring papalitan natin ang ano to, transformer, step down transformer, 220 to 12 volts. Ayan mga aircon lovers, ito at least alam na natin na dito ang problema. So tanggalin muna natin mga aircon lovers yung transformer para ma-double check natin. Lovers, patanggalin natin sa terminal. Medyo madali lang yung trouble mga aircon lovers, at least kailangan may ano tayo, may basic tayo sa electronics para at least kahit paano mga ganitong trouble matitrace natin. So titingnan ko yung resistance ng ano, primary winding. Ito mga aircon na tris na ano, open winding yung primary, din ito yung secondary. May reading sa secondary, so sa primary nagkaroon ng problema kaya walang output. Meron tayong ano dito, maliit na transformer. Medyo mababa yung milliampere niya, nasa 50 milliampere lang. Itong original na nakakabitis, nasa 600 milliampere. Pero try na lang din natin ikabit para matesting natin kung gagana na siya. Habang yung partner ko naghanap pa ng same value nung transformer. Ayan lang mga aircon lovers, oh. May power na siya. So may posibilidad na under na yung unit. So ito, nakahanap tayo ng ano mga aircon. Same value doon sa original na nakakabit. Kaya tanggalin din natin to. Ito na yung ikakabit natin, ano. Same value. Ito 600 milliampere. 12 volts. Actually ano lang eh, 11.7 volts na nakalagay. Pero almost the same naman. So ikakabit muna natin mga aircon lovers. Ito naman, na-check na ng ano to ng kasama ko. Okay yung winding niya.
ay kakabit na natin. Yung mga napadaan pala sa aking channel ha, yung hindi pa nakapag-subscribe ha, pakisubscribe na lang po para updated po kayo doon sa mga upcoming videos ko. So mga aircon lovers, so testing natin ha. Yun, gumagana na. Kukuha na natin ng ano, ng voltage dito sa relay kung papalo na yung relay. So okay na mga aircon. Siguro maya maya i-ano na natin to. Ibabalik na rin natin sa unit ito. Actually yung mayari nito, isang electrician din. So medyo hindi niya na pinakialaman kasi nga aircon. So tumawag siya sa akin. Dito lang, malapit lang din sa shop ko, kaya maya maya ibabalik na natin to. At least sa mga ganitong trouble mga aircon na medyo kaya natin to, kasi minor lang naman to. Pag mga power supply, mga linseed yan, tumbukin nyo kaagad power supply. Huwag na muna kayo mag check sa ibang bagay, basta linseed, fuse, power supply yan. At least tumbok natin agad, di ba? So maya maya siguro lalakarin na lang namin, dahil malapit lang din naman sa shop ko yung mayari, para may testing na natin, may kabit na actual. Ito na, may power na mga aircon lovers. So maandar na siya, antayin na lang natin na andar yung outdoor. Saan natin isarado, kasi mamaya baka hindi aandar yung outdoor. So magbubukas tayo ulit. So easy trouble lang mga aircon, di ba? Eh kung matatakot tayo sa mga no power ano, ganyan, eh sayang. Kailangan din talaga natin mag-aral ng basic electronics. Pag mga ganitong trouble, medyo madali lang naman, kaya-kaya natin ito. Ito na mga aircon, under lang ng outdoor. Ano, makapapansin nyo, nagkakaroon ng process. Siguro, maya-maya isarado na natin ito. Hindi ko na titingnan yung ano ng yung outdoor, kasi report mo wala pa. Basic lang naman 'to. Wala nang board din sa likod. Ano? Yung nakikita niyo na pumuputi na siya, nagkaroon ng cross ornation. Yung dapat pag ano siya. Matutunaw. Ito na. Okay na mga aircon. Maraming salamat pala sa mga nanonood. At yung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang. Maraming salamat ulit.